dito tayo guys, gawa tayo ng avocado kasi meron tayo avocado dito, prutas na paborito ko, so gawa tayo guys. Ayan. Meron tayo 5 piraso lang, siguro marami na to pag nagawa na siya. Ito ilalagay natin, imbis na asukal, ito na lang condensed milk na Alaska. So ayan guys, gawa tayo ng avocado. Actually, paborito ko ito eh. Basta talaga meron ako nakikita nito guys. Ayan. Hindi ba akong kumain. So, ayan guys. Kainit, grabe. Sobra. Yan. Sorry guys, ang ganda ng avocado. Hindi siya maugat. Hindi kagaya ng iba na malaki, pero pag inanuhan mo, dami ugat sa ano, ito hindi, ganda siya. Taon bago makakain ito eh, seasonal kasi. Pag hindi panahon, hindi ka man makakakain. Yes, ang lalaki niya guys oh, nakatuwa. Gusto ko yung ganito lang hinog. Pag sobrang hinog na, ano eh, medyo masyado ng malambot. Kaya gusto ko yung ganito lang siya. Tamang-tama lang siya, guys. Yung ganda ng ano, oh. Diba? At siguro araw-araw mo kung pakainin ito. Okay lang sa akin. Kasi, paborito ko talaga to eh. Minsan, kinakain ko siya, ano na lang. Pagka hindi ko ganito, hindi ko siya tinitimplahan ng ganito, babaakin ko lang siya tapos ano, lalagyan ko lang siya ng asukal, bubudburan ko lang sa ibabaw, tapos yun diretso kain na guys. Kasi ano, sarap siyang kainin talaga kahit sabihin mo pa na hindi siya templado. Yan, gustong gusto ko na siya. Ano guys, so kahit hindi mo siya timplahan, baburan mo lang siya ng asukal, okay na. Katalo na yun guys sa akin. Yan, kahit ganun lang, gustong gusto ko siya. Yung isang buo, nauubos ko. Minsan parang kulang pa, parang ganun. Kaya lang hindi naman tayo pwedeng sumobra nito, medyo masama din sa katawan. Kasi may capacity lang yung pagkain natin dito. Usually, dapat kalahati lang. Sobrang healthy kasi nito. Yun guys. Ganda. Kahit sabi mo maliit, wala talaga siyang ano, wala siyang ugat. Parang kasya kaya to sa lagayan ko, parang maliit yung aking nakuha, pero okay na yan guys, siguro naman eh sakto lang to, pupunong sa 5. Ayan guys, o diba, ganda niya talaga, lalagyan na natin yung isang buong gatas para mas masarap siya. So alam, may blender ako eh, kaya lang tinatamad ako mag blend kaya ganito na lang gagawin natin. Kasi nag-blend ka, durog na durog siya, 'di ba? Ayoko nang ganoon. Gusto ko medyo buo pa 'yung nakakain mo. Okay, so maganda talaga 'yan. Wala man siyang sira, mga ganoon. Ang linis ng loob.
Kahit si nanay, paborito niya to. So, gusto din niya yung avocado. Salat din ng prutas. Kasi sobrang healthy talaga siya. Kaya hindi siya nakakasawang kainin. Ang dami guys, napuno yung lagayan ko. Wala pa yung gatas, hindi pa na ilalagay, pero napuno na yung lagayan ko. So, puno na siya. Hindi pa na ilalagay yung gatas. Isa pa, lakang ito guys. So, sarap pa. Lagyan na natin para ano. Kasi sayang naman kung may iwan pa. Ang dami guys, pero okay lang yan, kaya natin ubusin yan, lalo na pag maramig na siya. Ay, sobrang sarap na niya. Ayan, tayo magbubukas na ng tilapa na ating panyo. Hindi ko lang itong gatas natin kasi maliit yung linagay ko. Eh, ayoko naman yung sobrang tamis. Gusto ko yung tama lang siya. Kasi nakaka-umay guys pag sobrang tamis yung diba. Kaya maliit lang yung binili ko. Siguro naman eh okay na to. Lalahat din naman natin eh. Para ma-mix yung ano, yung avocado tsaka yung gatas. Sarap nyo guys, so parang sakto lang nga yung gatas, hindi siya ganun ano, pero para sa akin tama na to kasi pag sobrang tamis bilis ko rin maumay, so kaya ang gusto ko yung sakto lang, diba? Siguro sa ano eh, hindi ko siya masyadong dudurugin para yan. Sarap din itong gawing ice candy or ano, gawing salad. Ayan, mas masarap din siya sa shake. Pag tumigas to sa ano, sa freezer, para kaan na rin kumain ng ice candy, diba? So okay din siya. Iba nga lang, ito buo-buo siya sa ice candy, kailangan pa siyang darugin. Sa akin okay na tong ganito. So yun guys, ang sarap naman. Diba?
Tinan mo kanina, parang hindi siya kakasya dito sa lagayan ko. Pero in fairness, sakto lang siya. Naman tama lang yung laki lang. Kasi dati nilagyan ko yung unang gawa ko, yung malaking tupperware ko. Hindi man lang nangalahati. Pero ito okay na to. Tama lang yung laki niya. Tsaka yung dami ng avocado. So, yan guys. Oh, sarap naman. Para natatakap na ako. Hindi pa man. So, ayan guys. Ready na siya. So, pwede na siyang palamigin. Patikman natin. Para naman ano. Sarap niya guys, tama lang sa tamis. Yan, yun siya guys. So parang ano, parang ice cream o, diba? Pagtutumigas nito sa freezer, oh, sarap, grabe. Yan, so ito guys. May pang dessert na ako. Once na gusto kong kumain, anytime pwede na akong kumain. Basta nasa freezer lang siya. So, di meron pa, madami pa dito. Kaya lang, ano eh, talagang pang isang ano lang baka mamaya eh, sumobra naman dami yung gawa ko eh. Hindi naman siya maubos, ano lang. Masasayang lang siya, diba? So, ito na. Okay na yung finished product ng aking avocado. So, kailangan ko na lang siya ilagay sa freezer para tumigas siya. Para anytime, kakainin na tayo, di ba? So, yung marunong ako magtanim, guys. Tatanim ako. Tatanim ko itong mga buto na to, kaya lang hindi ko alam kung green thumb ako sa pagtatanim eh. Mamaya pagtanim ko, hindi naman pala siya tutubo. Pero gustong-gusto ko magtanim nito, yung magkaroon ng sariling puno para, di ba? Hindi ka na kailangan bumili. O, kung panahon ng mga avocado, pipitas ka na lang pag namunga. Para yung ganun, sarap na may ganun na ano. Kasi yung dating bahay namin dun sa Pampanga na binenta ni tatay, maraming prutas na nakatanim dun eh. Sari-saring prutas siya. So pagka mga panahon, pipitas ka na lang. Minsan nakakahingi pa yung mga kapitbahay. Kaya lang naibenta na kasi. Kaya medyo nakakapanghinayang. Pero okay lang, at least nakatulong naman yung kila tatay kahit pa paano. So yun guys. Dito na lang. Salamat. See you on my next video. Salamat sa panonood. Don't forget to subscribe lang po. Yan. Bye!